Subaybayan, ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan. Adlawang Huwebes na kita, 27 sa bulan sa Mayo 2021. Kumusta? Hayag kayong bulan ganiya. No? Kagabi at least sa... bisan pa na kasi natin kita kapag ulan-ulan, no? Hayag sa gihapon, pero daghang mga naunsamin. No? Kaya nagatang-atang kagahapon na mga katinig na makita yun nila ang blood moon eclipse, no? Niulan magod sa hapon, pero bandang gabi, awa na, nilabay na. Ay, paspas kayong panahon. But anyway, daghang kita pag-hisgutan. Kini seryosong mga hisgutanan mga katinig, kining padayong pagsaka sa ihap sa COVID-19, diri sa tibuok nasod sa first time, no? Nakatala og 364 sa usa ka adlaw mga katinig ang bagong kaso sa Sokcharjan Region. Natala ka na alas 6 sa kagabi sigun sa gipagawas nga datos sa regional COVID-19 na tracker sa Department of Health. Og kabalo mo pila ni ini ang gikan sa probinsya, 51 mga katinig ang natalang bagong kaso sa tibuok probinsya sa Cotabato. Unya doon na pay usa nga namatay ang taga Kidapawan City, si patient number 9905 nga 57 years old, no? Og doon na po'y 44 ka mga naayo. Mga po'y good news diha mga katinig. Buot pasabot nini, kinahanglan kita mas mag-amping pa kay karong umaabot nga Domingo, ang unang adlaw sa implementation sa pagbalik sa GCQ sa probinsya. Ipatuman na nga New Movement Sunday. Doon ay mga hungihong, sumala pa nga pati mga radio station daw, ipasarado. Kaysa no movement Sunday, dili man siguro pwede na. Kaysa motod ganun yung mga balita, essential man po na nga ito ang mga sibihanan, no? Maski na dito sa kauluhan, nga taas ang kaso sa COVID, wa man ganun isaradong radyo. Pataka raman ang uban diha. Mga katinig, samtang sa Pikas Bahing kagahapon, ni surrender, gipresenta sa media, no? Ang unom sa walo ka mga ni surrender nga mga miyembro sa New People's Army o NPA. Pero bago niini mga katinig, dunay nahitabong panagsangka tali sa mga miyembro sa 39th IB Philippine Army diha sa may duha ka lugar, no? Sa may makilala Cotabato, sa may barangay New Israel ug sa barangay Biangan. Sa naasoy nga encounter, pito sa mga miyembro sa Pulang Bagani Command ang nadakpan. Unya bag-o na hitabo tong encounter, doon na ni surrender og pagkahuman sa encounter nadungagan pa ang mga ni surrender. Mas maayo tong klaruhon kini, no? Na sa linya sa tong komunikasyon atong nga makahinabi si 39th IB commanding officer si Colonel Geoffrey Carandang. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan ng Joy FM sa Kidapawan po. Sir Roy, magandang umaga po at sa inyong mga nakikinig. Oho, tayo rin po yan napapanood via live stream, ano, sa Facebook po natin sa Joy FM. Sir, ibig lamang ho namin linawin yung mga lumabas na mga balita kasi may mga impormasyon na sumuko yung walo after ng bakbakan. Paano ho nangyari yung pagsuko ng mga ito at pagkakadakip doon po sa pitong mga miyembro ng makakaliwang grupo? So, ulitin ko lang po yung yung sinabi natin kahapon. Oho. Yung pangyayari po doon sa Pangayawan Purok 7. So, after ng encounter noong 20 May 2021. Mm. Una nating na apprehend yung apat po na CTGs, sila Akamaros,
Aka Kid, Aka Yumi, at saka si Aka Ninya. So yung follow-on operations, ang nangyari po doon is meron po tayong dalawang surrender after nung encounter, after nung pagkahuli sa kanila, si Aka Lucin at saka si mayro po na maalala sa hindi lang si Aka Jojo po. So that same time na nag-surrender yung dalawa, nagkaroon ulit ng second encounter. Ito naman po ang involved po rito, si Aka Ruby, si Aka Roy, at saka si Aka Green. So ito po, nag-hands up po yung tatlong ano na to, CTG na to. Ito ay unang nangyari, yung binanggit ho ninyong purok, saan po yun? Sa Mabiyangan ba yun? Yung unang pangyayari po, yung unang encounter, nangyari po yan sa Purok 7, sa vicinity ng Pangayawon, sitio Pangayawon sa Barangay New Israel. Okay. Dito sa New Israel, ito na yung mga nadakip ninyo na tatlo, sila Merlita Kayog ba ito? Yung Platon? Hindi po. After po nang nangyari na encounter doon sa New Israel, nagtakbuhan itong grupo, naghiwalay-hiwalay sila. Mm. So ang una nating nakuha na grupo, yung grupo ni Marus, nakuha natin siya sa Sitio Upper Lokatong sa Barangay Biangan, Makilala. North Cotabato po. Itong mga nadakip. Opo. Itong mga nadakip na ito ay may mga mataas daw na katungkulan sa kanilang samahan. Totoo po yan, no? Lalo na si Kamarus. Si Kamarus po eh galing po ng Davao Oriental. Sa aking pagkakalam, nagdala din siya ng iba't ibang grupo na doon po sa area na yon ng Davao Oriental. At yun nga po, marami nga ho itong kaso dahil sa ilang taon na ho itong kumikilos, no? So mahigit sampung taon na po itong kumikilos. I think more. Sa kanyang pagkikilos, ang marami na po siyang ginawang pinsala sa ating komunidad, no? So evident po to do sa mga criminal cases na final against him. Meron siyang murder, meron siyang robbery in band, may grave coercion siya, multiple frustrated murder and attempted murder, meron din siyang arson, serious illegal detention, homicide, robbery in band, and others, murder pa, parang ganun. And ngayon po, Si Kamarus, ito ba yung si Patbon Kabating Besas Jr.? Opo, totoo po yan. Si Kamarus, o kaya Kased Kalakan, PSR listed po siya. Ang real name niya is Patbon Kabating Besas Jr. Tama po kayo doon. Siya po yung current secretary ng Pulang Bagani Command ng SRC3 SMRC. Yung kanilang samahan ay yung kanilang grupo, ano ito, nasa Front Committee 51 ba ng Pulang Bagani Command? Ano po siya, no, minerge po ng ginawa po ng SMRC. Gusto nilang buhayin yung Guerrilla Front 51 kasi na-dismantle po to sometime 2019. So pinababa nila dito si Kamarus, dala-dala yung Pulang Bagani Command para buhayin yung dismantled Guerrilla Front 51. Pero hindi po sila nagtagumpay at ito nga po, nakuha natin sila. So dito po sa pitong mga kasapi na nahuli-ho ninyo, ilan ho rito ang may mga katungkulan sa kanila pong samahan? Ito po, unahin natin, no, si Kamarus, siya po yung secretary ng PBC. Si Ronaline Buyog Glusin o alias Yumi, siya po yung head regional, parang medical staff nila doon. So ito po, galing pong mga region to pero pinababa para sumama sa PBC. May kaso po itong serious illegal detention tsaka violation sa RA 6539, yung carnapping law of 1972. Meron po tayo si Ninya, si alias Ninya, o kaya si Rose Ann
sa Ilon Moreno, medical staff po to, regional medical staff, uh-huh, and part of PBC. Si ano po, si Rolando Bebot Panday alias Kid, no, siya po yung team leader ng ABE Squad 1 ng PBC. Ito po si Merlita Kayog o kaya Aka Glenn, uh-huh, siya po yung platoon medic ng PBC. Then ito po, isa pong malaking tao din to na nahuli natin, si Alejandro Ferolino alias Roy. Siya po yung vice CEO ng PBC. So, second in command. Of course, yung isa pa si Vicente Orio Padilla po, alias Ruby. Mm-hmm. Member po siya ng Squad 1 PBC. Ito po yung may hawak ng 60. So, medyo ano po to, delikadong bata din to. Mm-hmm. Meron siyang kasong violation of Section 5, Articles 3 of RA 2510. So, dahil sa pagkakadakip pa sa kanila at pagsuko doon sa iba pang mga opisyal at miyembro nila, gano'n na lang kalakas yung mga natitirang mga kasama nila ngayon na nakikipagbaka pa? Sa sinabi po ni Tatay Dudes kahapon sa press conference na nangyari po dito sa 39th IB headquarters, ang sinabi po niya mga tatlo o apat na lang po ang natitira. Ano to? Kabilang po dito si Enoy, si Ka Enoy. Si Ka Enoy po siya yung current na yung dating miyembro ng DGF 51 na currently ngayon on the run. So tatlo o apat, pero ito yung mga commander, ibig sabihin may mga kasamahan pa sila, may masa pa na sumusuporta sa kanila. Actually po, hindi ko po masabi na sumusuporta. Oo. Pero ang ano ko po dito is kasi po itong nangyari dito sa Biangan and New Israel, ang masa po ang nag-report nito sa atin kaya nakuha natin sila. And I think and I believe no yung remaining na yung remnants nitong grupo na hinahabol natin, they're on the run and siguro wala na rin po silang kumpiyansa sa dati nilang masa. Mm-hmm. Malaking bagay ang pagkakadakip at pagsuko ng kanilang mga kasamahan para humina yung kanilang samahan dyan sa makilala. Pero ang pagkakaalam namin, ito palang mga sumuko at mga nahuli, eh hindi taga makilala, taga ibang lugar ang karamihan sa mga ito? Tama po yan. Kasi nga po yung nabanggit ko kanina, nung na-dismantle po ng 39th IB yung Guerrilla Front 51 nung 2019. Uh-huh. Dahil po it is a mother front, gusto nilang buhayin ulit po ito kasi prestige nila to yung nakataya dito. Kaya pinababa nila yung ilang miyembro na galing sa Davao Oriental. Mm-hmm. Pinababa nila dito sa Santa Cruz, Digos, Bansalan area para buhayin yung dismantled Guerrilla Front 51. So ito po, kaya sila po, kung makikita nyo, hindi po taga rito yan, yung mga taong nahuli po natin. Kahapon, naroon din si Governor Nancy Katamco, no? Ano naman ang katiyakan na doon sa mga sumuko ay makinabang sa programang ipinatutupad ng gobyerno? Yun po sir, we have facilitated already many former rebels no, na bumalik po sa mainstream, bumalik po sa atin. Marami na po tayong naitulong sa mga rebelding nagsibalik loob na. Actually po, last week sa programa ng 102nd Brigade, nakapag-deradicalize tayo po ng mahigit na 50 na former rebels to return to the mainstream. And of course, after that, yung mga biyaya po ng gobyerno ay kanilang makakamta, no? So, nakalagay na po yung different programs after yung deradicalization nila, matatanggap po ng ating mga former rebels. One of those is yung ikip natin, yung ikip natin, ito po yung parang meron siyang firearm remuneration at meron siyang livelihood programs na nakalagay po doon to support yung pagbabagong buhay ng former rebels. Uh-huh. Apart from that, ang programa po ng 102nd Brigade with partnership with the local government units at saka yung government agencies, no, line government agencies, ay tinutulungan pong magkaroon ng magandang kabuhayan yung ating former rebels by
joining them dun sa mga people's organization na inorganize po natin. Sila po yung magkukontinue no dun sa panibagong buhay nung ating mga former rebel. So ina-normalize po natin yung kanilang buhay, ibabalik po natin ulit sila sa communities to have yung parang buhay po talaga ng isang normal na citizen. Oh. And of course yung acceptance from the community, importante rin po yun, and these are all part of the big program na meron po ang gobyerno. May mga history na ba na may mga bumalik sa kanilang samahan na sumuka na sa gobyerno at nakinabang na sa mga naibigay na programa, o wala naman? Ay, marami na po tayo, sir, no? Kasi yung katulad po ito, yung Guerrilla Front 51 nung nakuha natin ngayon, tsaka yung PBC, Slant PBC, ano po yan, because they fly along, tumatawid-tawid po kasi yan, Santa Cruz, Digos, Pansalan, Makilala. No, so yung marami na po tayo nakuha doon. Last year, we have around 21 na nakuha natin sa kanila na kinabang na po sa programa ng gobyerno. In fact, lagi silang pina-follow up ngayon pero ito sa provincial government ng Davao del Sur, no, yung programa naman ng Davao del Sur. So hanggang ngayon po pina-follow up yung ano na yung mga nangyari after natin na de-radicalize yung mga former rebels, nabigyan na ng ICLIP, na-insert na sila sa mga people's organization. Hanggang ngayon po, patuloy po yung programa ng gobyerno, no, para subaybayan kung ano pong naging buhay nila. And maganda po yung mga nangyari doon kasi makikita niyo po yung mga pagbabago. Sila po yung mga living testament kung ano po talaga yung ka-epektibo yung ginagawa ng gobyerno, yung whole of nation approach na ginagawa natin, and yung programa ng National Task Force to End Local Armed Conflict. Napakaganda po. Dito po sa kasi kahapon ano nung testimony o yung pahayag ni Tatay Dudes, sabi niya handa na siya lahat, kahit na mamatay pa siya handa na siya, no? May mga kaso silang ibang kinakaharap. Habang hinaharap, nililitis yung kanilang kaso, paano ho? Ibabalik ba sila sa kanilang sariling lugar o sila'y ikukustudya ng atin pong mga otoridad? For the meantime, katulad po doon sa mga nag-surrender po at nag-voluntarily surrender sa atin, for the meantime, kung meron po silang kaso, ihaharap po pa rin natin sila sa proseso, no? So kung meron po silang warrants of arrest, yun po ay iaano po natin sila, i-facilitate, but we will help them, no? So meron po tayong mga bagong ginagawa, no, para matulungan po lalo na yung mga nag-voluntary surrender. Nabanggit po ni Major General Torres kahapon na malapit na po maaprubahan yung amnesty na ginagawad doon sa mga former rebels na voluntarily surrendering to the government. So doon po baka papaloob po yung programa na matulungan po sila. Now kung may mga kaso po na murder may mga kaso po kasi na mataas na yung sa violations of revised penal code. So titignan po natin, no, kung paano natin sila mamimitigate yung kanilang mga kaso. And of course, ang pinaka main purpose po talaga is matulungan po natin sila na makabalik at magkaroon ng normal na buhay. Sir, isang bagay na lang. Doon sa encounter site sa may New Israel at Sabiangan, kumusta yung situation doon after po ng encounter? Ang ginawa po ng 39th Infantry Battalion is bumalik po tayo sa community, no? Tinawag po natin yung the whole community ng Barangay Biangan, which gagawin din namin sa New Israel, but inuna namin ngayon sa New Biangan. Pinresenta namin, no, yung mga na-recovered natin, and explain natin sa kanila yung mga pangyayari kasi yun nga po, medyo ano po ito, sensitibo ito dahil nangyari malapit sa kanila. So ibig sabihin po may mga masa po tayo doon. So ngayon po ang ginawa po ng 39th Infantry Battalion, nandun na po yung ating CSP, yung ating Community Support Program, para matulungan yung community and to find out ano yung naging sanhi, bakit may supporters sila
sa mga areas doon. And hopefully po, ma-uncover natin to. Baka kasi may mga underground mass organization silang na-organize doon, yung mga CBP and PA. And pag nakuha po natin yun, kailangan po natin i-dismantle. Sir, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay mo ninyo dito po sa ating programa. Thank you so much po. Ayan sir, maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan. Mabuhay po kayo. Mga katinig ninyo nga nabati, si Colonel Geoffrey Carandang, ang commander sa 39th IB Philippine Army. Congratulations for the job well done. At successful ang ilang gihimong operasyon hinungdan. Pito sa mga miyembro sa walhong grupo ang nandakpan o walo usab ang ni surrender, mga katilig. Kagahapon, gi-emphasize dito nga dili buot pasabot ni surrender ka kini kapildihan, no? Kung dili kini kabag-uhan sa pagpuyo o malinawon. O kaoban ng mga miyembro sa pamilya. Alas 6:28 ang atong oras, mga katinig. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas niya ngon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una, kung gitry ng iyahang produkto ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga no daw nga negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 o probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas o makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan nas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag sa asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, ganap na nga alas 6:28 ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Og samtang sa pikasa bahin na natong mga hisgutan, ano, atong balikan kadali kining kaso sa COVID-19 na mga katinig. O, dirisdak ba yan sa Kidapawan? Taas gapon ang kaso sa COVID-19. Gani doon ay mga pipila ka mga panimalay, no? Ang gipailawom na sa focus sa containment diha sa may parte sa sityo Sayaban sa barangay Ilumabis sa mga katinig. Padayon ang pagpailawom sa focus sa containment sa pipila ka mga panimalay o diripod sa laing pang mga lugar, no, sa probinsya sa Cotabato. Diya sa may Carmen, hapit na po mahuman katong gipailawom nga 14 days focus containment sa may barangay poblasyon. Okay. Problema gining signal, no. Muna buta to ma-siren karon kung kumusta ang sitwasyon sa mga lugar nga gipailawom sa focus containment, especially diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Oo. Kaya na sir, okay na. Sige. Makahinabi na to karong buntaga ang atoang CDRRMO officer si Sir Salmer Bernalte. May nga buntag, Sir, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Loy, good morning. May buntag sa mga tigpaminaw na to. Oo. Kining, kumusta ang sitwasyon karon diha sa mga lugar? Nga gipailawom na to sa focus containment, especially diha sa may sityo Sayaban sa may barangay Ilumabes. Nihit nga ng lugar, pero tingala kita nga nung pati ang COVID nakaabot dito. Mao. Mao ganyan ginagusto na to masamtan sa ato mga tao, Loy, nga wag gid nagaila og asa ka nagpuyo ni ning COVID, no. Mugot na ang imuhang manner sa pag-observe sa health standards o sa mga minimum health protocols, kay kung pagtuwa ka sa suok ng puyo unya may lang tagbigtor gyud ka magpuyo permanente, di ka mugawas unya ato mugawas unya makialubilo og mga tao unya dili kuan dili observant sa ato ang health protocols. Risky gyud siya, high risk gyud siya nga magkabaton og kaming contamination. In that case, sityo Sayaban, katong ato ang pailalom sa focus containment, tulukin niya sa kabubong, doon na ipito ka pamilya, gagmay na pamilya ang maong bubong, kay kuan man, good family. Nag-start sila ni Adong Naging Adlaw, and it will end on June, kuan, June 7. Mag-end yun ang footage. So sa kasamtangan, sir, pila na lang ka area diri sa Dakbayan atong gipailawom sa focus containment katong sa may Amas, humana, no? Humana ang sa Amas, Loy, humana pod nang sa Lapu-Lapu Street, ongoing na lang ang sa MacArthur Street. Oo. Og nagsugod pod kini sa may sityo Sayaban. So duha ka area na lang karon ang atoang ginabantayan tungod sa taas nga kaso sa COVID. Oo. Yes, duha ka area na lang, and then hopefully mubaba na kini, no, tungod kay nagpasalamatan ang atoang gobernadora. Nagdeklarar o sa tibuok probinsya ilalom sa general community quarantine. GCQ. Malimit ang movement sa mga tao ini, mas stricto ang atong gobyerno, so mas taas ang atong expectation na mubaba ang cases sa COVID tungod ni ining measures na gihimo sa atong provincial government. Ako nga sa ginadapt na to diri sa Kidapawan. Ug doon lang kita yung mga additional ng mga measures, no, to enhance specific instructions dito sa general community quarantine na dipagawas ni gobernadora. So ilawom diri sa naasoy nga kamanduan, unsang mamahimong papel ninyo sa inyong opisina, sir? Actually, from time to time, dito sa focus containment, balikan na ko ang focus containment, ginasiguro na to ang ilang pagkaon, no, tungod kay sugo man gud kana sa Bayanihan Act o sa Quarantine Act nga kung atong i-focus containment ang usa ka community or usa ka balay, kinahanglan to bago na to or kinahanglan providan sila social amelioration that includes food na ilang kinahanglan, kaya di limit di man ato sila pag-auson. So kaya di sila magkagawas, di sila katrabaho. Unya, paano ang ilang panginabuhian? Muna nga ang gobyerno mo provide sila ang pagkaon. Okay. Pero na isa lang katawo nga i-allow sa kada pamilya
katong healthy nga individual kay katong na positive COVID magud lagi kuha naman to, gi-pull out naman to, naa naman to siya sa ato ang isolation facility or sa PPMF kung severe or mild case siya. Kadtong mga nangabilin din ha, ginamonitor sa atong seso kung naay magdevelop og symptoms, pero kung wala, stay put lang siya, kung quarantine lang sila for 14 days. Apa na isa sila hang i-assign na pwedeng maoy mubuhat sa mga essentials, no? Pananlitan, mamalitambal, no? Kanang mahinana nga kuan ng mga bagay, guban pa nga mga importanteng butang kinahanglan buhat sa gawas. Isa lang kada pamilya. And then we will supply food of 2 kilos of rice with canned goods and you know, mga ubang pang mga grocery items. 2 kilos of rice per day. Per day, okay. So that is dapat mo abot na siya og mga nasa mga tunga. Tunga sa sakong buga sa sulod sa 14 days. Kana ang pero family of 5 na sa loy. And then we will conduct disinfection, no? Kada Lunes o kada Huwebes sa maong areas kung asa dito under siya sa focus containment. Pero so far dito sa mga gipailam sa focus containment, kumusta ang monitoring nato sa mga miyembro sa pamilya nga doon ay nagpositibo? For example, dito sa may Lapu-Lapu ang nahumana ang ilahang focus containment o dito sa may Amas, walay nagpakita og sintomas man sa ilaha o doon na pod? Actually, wala na. Nalipay ta kay wala na pod. Mao na siya ang importansya, no, sa pag-focus containment na ito. Wala na tayo mga nag-develop pa o mga symptoms dito sa mga dipang-list na nato, like katong sa Sitio Acacia or Purok Acacia Amas o ganang diha sa may Lapu-Lapu Street or Purok Makapuno. Kiningkuan ang ongoing man karon ang diha sa may MacArthur Street, portion of MacArthur Street. We hope na wala pa'y mag-develop ng symptoms kay siyempre nadugan na po na dito sa mga COVID cases sa itong listahan ng symptoms as of the other day. Sir, pakiklaro lang unsay mga klarong basihan para ipailawam sa focus containment ang usa ka panimalay o usa ka lugar? Ingani na siya, Loy. Ang purpose sa focus containment is to eliminate the people's or public interaction in the area. But sa bot mong ang usa ka lugar na ay public interaction or people's convergence, kinahanglan i-focus containment. Kay kung na mag-interaction, paano siya magkaroon ng interaction? For example, na ay tindahan, na ay bakery, simbahan, kasi pa ba, basta ka ng mga lugar na common at tuan ng mga tao, kung di maguna nimo i-focus containment, magkamali itong ubang tao nga muadto. Iwan man sila masayod. So kung muadto sila dito, di simpre ma-expose sila dito sa kung kintahay na ay mga coronavirus ang mga lugar eh, di ba? So we have to focus containment that area aron ma-alert ang mga tao, ma-alert ang publiko nga, uy, naka-focus containment din eh, naa di ay risk din eh. Unya, ikaduha, katong mga nasa sulod na subject to focus containment, malimit po ng ilang paggawas. Kasi siyempre, wata kayo balo kung isa sa ilaha infected, wala palang nagpakita ang symptoms, unya, magsiging gawas-gawas, makatakod na po na sila. Muna nga, kinahanglan yun ang focus containment aron atuwa silang makontrol na itong spread sa COVID. Na ay mga cases, Loy, nga wala gina-focus containment. Mga ng mga common questions. Nga naman ang uba na positive man sa COVID, wala malagi sila gina-focus containment. Nga kami, nga i-focus containment man me. So balikan na itong akong explanation mo. Ito siya ang unang explanation. Number two, kanang mga balay nga naka-compound na bitaw, nga wala public interaction, wala na simba nga musunod ang tao, very private ang panimalay, di na nakinangla ni focus containment. Kay contained naman sila daan. I-quarantine na lang sila, i-home quarantine na lang sila. Pero katong mga nag-positive, gina-pull out dito, ginadala sa to ang treatment facility. Okay. Kung bisa-bisan pa og mild lang or asymptomatic lang? Yes. Og asymptomatic siya, dalon siya sa itong isolation facility. Kung asymptomatic siya, mild, dalon siya sa to ang temporary treatment and monitoring facility. Kung severe siya, ginadala sa CRMC. Okay. Pero lisod, no? Kung naka sa quarantine facilities, kaya mag-inusara ka lang. Unlike kung naka sa imuhang balay, dili ka lang mo gawas, basta nag-haom ka dito sa qualification nga doon na kay kaugalingong CR sa imong kwarto, okay ra. Masarang-arang gamay, kaya pwede ka makapanuktok lang sa members, pamilya.
Oo. O mao na siya ng maladi, mao na siya ang kaning sentimento sa mga na naka-isolate, no? Oo. Mga naka-quarantine outside of their of the comforts of their home. Oo. Sir, salamat kayo sa higayon naghihatag ni mo ni atong programa. Thank you so much po. Yes, Lord, thank you. And manawagan ko Lord nga kuan, manawagan ko nga kaning ang atong tao mo cooperate sa measures na dihimo sa itong gobyerno. Kaya kung pag-focus containment, Loy, ako musulti ko sa publiko, sa iyon rakaibo ka ito ng pag-focus containment. Nga naman, daghan man tag mga tao din sa barangay. Ato ang ikordo ng area, mupagawas lang ng seso na ito o kining COVID analytics na dapat sa focus containment, himo executive order si mayor, himo kong action plan, implement. Kordo, maura na siya among ginabuhat. Pero, pag nagka-COVID ang tao, Loy, itong problema ha, tungod niya puno-puno ng mga hospitals karon. That is why people should cooperate with us. O kinahanglan, na-take nila seriously ng atong panawagan. Mili ka, yan din ni magka-COVID kaya tungod. Ang pag-focus containment is very easy. I tell you, no, it's very easy to do focus containment activities. Pero ang lisod is kung na-COVID mo, asa mga hospital dalon kay ang Region 11, ang SPMC, di na mo dawa, tugikan din sa Region 12. O niya, CRMC puno. Imagine, as of yesterday, naapay 52 kabuok nga waiting na musood sa CRMC. Imagine ni mo ha, waiting na 52 kabuok severe cases. Sa ito pa mo discharge sa sila 52, ay makasulod ning second 52. Mao na siyang kahintang. That is why we really call on people to cooperate with us. And then muli kayo give me ining mga tapok-tapok, muli kayo niya ng mga possibilities na matakdan ng COVID kay watay mga open, watay mga bakante ng mga hospitals para kanila karong mga panahon. Lisod yun kay ako naka-experience na yung ana no sa mga panahon nga dunay crisis. Lisod yun ang sitwasyon labi na pag naka sa ospital ang mga tao gawas sulod dili nyo makita tanan suspect sa COVID. Salamat kay sir o gamay yung buntag. Yes, good morning. Good morning. Thank you so much po. Mga katinig ninyo nga nabati si City CDRRM Officer Salmer Bernalte. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:40 na ang atong oras. Mikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga New Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kiliaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taon sa bus-off na taon. Yan ang Kiliaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi diyan nag-aaper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pagpatumaro ka ng buntag, mati paghahapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Nauli ano siya, gupag yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang ito lagi. Daghan tambal yung kiyan. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox girls, parehas ako sa mga beginners. Payag git siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe
taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Kaang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya, bisag tiguwang na, kasi lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Ligawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:43 mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Sa nagapadayon nga vaccination na program sa Department of Health mga katinig, especially diri sa probinsya sa Cotabato, nagpadayon po ang ilahang ginahimong information na drive, no? Sa kasamtangan, sigon na sa datos nga gipagawa sa tuang IPHO mga katinig, ubay-ubay na gyud ang mga nahatagan o kining bakuna, no? Pero ang problema lang kay tungod sa kasamtangan, daghan pa gyapon ang alanganin nga magpabakuna. O, bakuna na gyud pinaka-importante sa tanan, no? Makita mga katinig dito sa census, oh. Gipagawa sa datos sa IPHO Cotabato, daana sa 7% pa lang diay, no, ang nabakunahan ng mga senior citizen. So naa sa 7,377 pa lang ang natagan og bakuna nga naa sa A3, no. Ang target nga tagaan og bakuna sa probinsya nasa 91,987, no? Pero ang nahatagan pa lang ng mga senior citizen na pa sa 7,377, pasti lang gamaya pa. Unya ang dili maayo ni mga katinig kay ang mga senior citizen maorbay pinakadaghan kaayong comorbidity. Unya sa mga fatalities daghan pud sila, no. Kining naasoy nga ihap nga kapin 7,000 sa mga mulupyo kini sa gilalaing mga lugar diri sa probinsya. Sa Soccsaryan Region, nasa linya sa itong komunikasyon na itong makahinabi si Arjan Gangoso, ang spokesperson sa DOH 12, no? Kay padayon man ang ilahang campaign sa pag-encourage sa katawhan aron na mabakunahan. Atong makahinabi may buntag. Good morning, sir. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidepawan. Good morning po and good morning din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Oho. Tayo po live po sa via Ustream, ano, at dito sa ating Facebook Live sa Joy FM. Sa kasalukuyan ho ba, gaano na karami ang ating napabakunahan at paano natin ini-encourage yung taong bayan na magpabakuna, especially maraming mga nagdadalawang isip pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kumusta ho yung information drive po na ginagawa ho ninyo, sir? So based sa updates natin for COVID-19 vaccination coverage as of May 26, 6 p.m. for Region 12, meron na po tayong for A1, no, meron tayong a total of 51,721 individuals na bakunahan ng first dose. So for our A2 or yung ating mga senior citizen, meron na tayong a total of 30,841 individuals na nabakunahan ng first dose. And for our A3 or yung ating 18 to 59 years old na merong mga comorbidities, for Region 12, meron na tayong a total of 6,146 individuals na nabakunahan din po ng first dose natin. So kung mapansin po natin, no, ito yung mga first dose ng individual na mga nabakunahan for our COVID-19 vaccines.
And currently ongoing din ang ating activities na kung saan ongoing ang pagbabakuna natin sa remaining A1 to A3 po natin sa bawat respective local government unit natin. Sa mga nabakunahan, siyempre minumonitor sila no ng mga hospital, RHU at kanilang mga doktor. Ilan dito ang nakaranas ng adverse reaction, sir? So, based po dito sa ating based po sa ating report submitted sa ating regional epidemiology and surveillance unit po natin. As of data reported as of May 25, there were a total of 1,484 cases reported ng AEFI natin. 1,434 or 98% nito ay minor AEFIs, while 50 or 2% were reported as serious AEFIs natin. So, kung mapansin po natin that this reported natin na AEFIs is roughly mga around na sa 1-2% lang po natin no, sa kabuuang nabakunahan natin ng COVID-19 vaccine. So, mababa pa rin. Ano? Kung yung patitingnan dun sa data, mababa pa rin ang adverse effect or malala yung serious adverse effect sa mga nabakunahan. Yes po. So the benefit still outweighs the risk pa rin po tayo. So ibig sabihin, pero, mas madami pa rin po ang nakakaano po. Opo, mas marami pa rin ang tawag rito ang protektado na or makasiguro tayo na sila ay protektado na sa COVID. Pero dito sa mga nakaranas nang severe or tawag dito yung malalang serious adverse reaction, ano po yung kanilang medical history? Kasi kadalasan kaya nga sabi dito sa advice ng mga medical practitioners natin, bago bakunahan ang isang individual, dapat sabihin niya, ay meron akong allergy sa pagkain, allergy sa gamot, para ma-aware doon pa lang sa screening. Yes po. So, para po sa kaalaman po ng nanonood at nakikinig po ngayon, ang ating vaccination ngayon for COVID-19, meron po tayong mga proseso na sinusunod. From step 1, no, which is the registration, hanggang doon po sa ating post-monitoring area or yung area na kung saan 30 minutes to 1 hour i-monitor tayo pagkatapos mabakunahan. So, kung mapansin po natin, itong pagbabakuna natin ay talagang pinaghahandaan po natin at siniscreen ng mabuti ang ating mga kliyente bago mabigyan ng ating bakuna. Kaya yun din yung ini-encourage natin sa lahat po ng nakaschedule or sa gustong mga magpabakuna is that during the screening or registration, sabihin na po agad natin if we have comorbidities or meron tayong mga sintomas na nararamdaman, no, para mabigay yung tamang intervention at tamang assessment ng ating mga healthcare workers. Mm-hmm. Kasi mahirap yan, tsaka mo sasabihin, ay, meron pala akong allergy, tapos wala na, naiturok na, no? Oo. Yes po. Kaya yun po yung ini-encourage talaga natin na from the screening pa lang po, sasabihin na, especially if ever, example, na meron tayong nararamdamang, example, ubo or sore throat, no? During sa scheduled vaccination natin. So, dapat yan po, sasabihin natin no, na sa ating screening, ma'am, sir, ay doc, meron pala akong ubo ngayon or ongoing, or syempre, if ever na nakaschedule tayo at ongoing quarantine, dapat po, tapusin pa rin po talaga yung quarantine natin bago tayo pumunta doon sa vaccination site. May mga cases Opo. Sir, may mga cases tayo na kung saan may mga nabigyan ng first dose ang nagpositiba sa COVID. Ang sabi, hindi alam, either nabigyan siya ng vaccine or bago siya nabigyan ng vaccine ay carrier na siya ng COVID. Yung iba talagang tinamaan ng COVID. Ano? Pagka halimbawa ganito yung kaso,
kailan ibibigay yung second dose para sa kanya? Okay. So with that po, sir, no, una, ang ating COVID-19 vaccination is dagdag na protection para sa atin para maiwasan yung mga serious na komplikasyon na dulot ng COVID-19. Ibig sabihin nito, meron pa rin po tayong posibilidad na mahawaan ng COVID-19. Pero dahil sa tulong ng bakuna, ay napapababa yung tsansa na magkaroon ng serious na komplikasyon. Okay. So with this, if ever na nabakunahan tayo, tapos after vaccination, is within that waiting period para sa second dose natin, tayo ay nagkaroon ng sintomas or close contact ng isang confirmed case na kailangan mag-quarantine, or tayo mismo ay nagpositibo sa COVID-19 na kailangan natin mag-isolate. Ibig sabihin nito, priority pa rin po natin ang isolation and quarantine. So kailangan muna natin tapusin ang isolation or quarantine period natin bago tayo mabigyan ng second dose natin. Okay. Pero paano, halimbawa, nag-expire na or lumampas na doon sa takdang panahon kung saan dapat naka-second dose na siya? Ano mangyari? Back to zero ba? So with this po natin, based po sa ating guidelines ngayon, hindi po siya magba-back to zero. So count as second dose pa rin po siya. Ang importante po, matapos na po yung quarantine period niya o isolation na period po. Okay. Sir, maraming salamat po sa panahon binigay ho ninyo dito po sa ating programa. Thank you so much po, Sir Arjun. Maraming salamat din po. Aha. Mga katinig, inyo nga nabati si Arjun Gangoso, ang spokesperson sa DOH-12, no? Kalabot din ng kung at least ubay-ubay na ang mga nabakunahan di ay, no? Sa probinsya sa Cotabato, na alang sa 7,377 pa lang. Kung nga di na sa A1 o A2 ang nabakunan, 7% pa lang. Samtang sa Pikasbahin, unsa ba nitabo diya sa may makilala Cotabato. After nga gi-quarantine, ano? Si Mayor Kibod o ang iyahang asawa human nag-positibo sa COVID-19. Normal ba gihapon ang panggobyerno diha? Nakainabi na ako mga katinig si makilala acting mayor Attorney Ryan Tabanay kalabot ni ini, no? Ako ipabati ka ninyo ang parte sa akong pagkikinabi. The moment na nagawas ang result sa pag-test kay Mayor, okay ma'am, and we have also other employees sa local government nga nagpositibo. We, for 2 days, gi-disinfect natin kagad ang ating munisipyo, and when I acted as the acting mayor, nagpatigayon dayon ta og meeting with the municipal IATF, and then we are crafting an executive order no, that we will be having this compliance team, and also yung EO na it will benefit all the yung local government employees natin. There will be a mechanism na pag isang empleyado mayroong ubo, mayroong sintomas, the department head will direct that one, the employee, para mo adto sa atuang MHO para dito i-check at sa atong MHO kung kailangan ba siya i-swab or kailangan siya mag-work from home because naa siya symptoms. Rest assured, ang katawahan sa makilala, no, naga-action, na yung mga action karon ang local government, and I am in close coordination with the department heads also and the municipal health office kung unsao na to para mas mubaba pa ang kaso sa makilala. Unsa ka alarming ang case karon sa makilala, Vice? Kay mismong si Mayor natakda no gang iyang pamilya o iyang asawa. We are very lucky na ang there is surge in naay surge sa mga karating nato na mga bayan. Pero sa makilala natay in cases karon na active cases actually gahapon wala tay natala nga nadugang pa. So sana tuloy-tuloy na ito. I am in close coordination with our municipal health office. And padayon lang ang health protocols, ang minimum health protocols kailangan nato ipatuman. Ang magsugod ta sa barangay mismo,
kantod na sa ato ang munisipyo. Diha makita ang atong pagkadisiplinado, Pilipino disiplinado, nga musunod, mugamit o face mask, mugamit o face shield, o limitahan nato ang atong pagpanapok-tapok kay karong panahon na ang transmission na anasa isig ka pamilya na dili na nagikan sa lain pa, kundi kana ato ang pakusgan karon ang ato ang compliance o ato ang monitoring. Supon sa pagpadagan nato karon sa LGU, work from home o skeletal workforce gapon? Meron kaming 4-day work week, okay. No? And then we will be having another meeting. Apo. If we will be having kung mag-skeletal workforce ba kami, balik ba kami. Considering the fact that nagahulat ni sa executive order na i-issue sa ato ang province. And then after that one, we will be having a meeting again kung saan na namo pag ang work arrangements sa ato ang lokal. So nagawas na sa media, nagawas na sa meeting nga i-under kita sa GCQ tungod kay taas kayo, alarming kayo ang kaso. Ang isa sa mga lugar nga bugat kaayo kining sa may Old Bulatukan, kung nga diin mo na isa sa mga entry point nato, no? Paunsa nato i-manage karon ang sistema sa flow sa traffic diha kay maghugot na ato mga borders. Yes, again, no, because we will be having a GCQ, no, magbabalik tayo sa GCQ. Atong i-expect na mag-uot na gyud ang atong border, mag-strict na balik atong border, and all yung mga guidelines ng GCQ ipapatuman natin. Then you have to have the travel must be essential, nakalagay doon. I have yet to receive the EO from the province, but gaya ng GCQ na pinatuman natin dati, yun, maghugot na sa atong border and ililimitahan na to ang travel na to nga non-essential. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, inyong nga nabati si makilala Vice Mayor Ryan Matabanay kalabot sa kaso sa COVID-19 sa ilahang lugar. Wa na kita igong oras. Dagang kayong salamat sa inyong kanunang pagpaminaw na itong programang Tinig ng Bayan. Musunod ng alas 7 balita. Mayo nga buntag ka ninyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Bus Credit Card. Kaya ba ay nahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Joy FM. Oras, ganap na ang alas 7:01. Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM.
Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday, 27, sa buwan po ng Mayo 2021 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental. 105.7 Joy FM sa Kidapawan City kasama sina Erwin Madhay at Jeline Seven. Headline. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Isang taga Kidapawan City namatay dahil sa COVID-19. 51 na mga bagong kaso na tala naman kagabi. Headline. 364 na ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong Sauk Sargana Region kagabi. Headline. Isang dating konsehal na suspect sa panggagahas at pagpatay sa isang ginang sa Tulunan Cotabato na dakip ng mga otoridad. Headline. Itong kasapi naman ang pulang baga ni Command ng Communist Party of the Philippines sa New People's Army o CPP-NPA ang narakip ng militar at 8 iba pa ang sumuko. Headline. Ako siyang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City, kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati mang godamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, amis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ang mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Ganap ng alas 7:05 ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. COVID-19 update. COVID-19 update. 364 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Boca Sauk Sargana Region kagabi, kung saan pinakamarami dito ay mula sa lalawigan ng Sarangani na sinundan ng South Cotabato at General Santos City. COVID-19 update. COVID-19 update. Ito na ang pinakamaraming bagong kaso ang naitala sa kasaysayan ng paglaganap ng COVID-19 sa bansa dito sa Sauk Sargana Region. Dalan dito sa mampana sa 2,235 o 20.33% ang active cases mula sa 10,994 confirmed cases. Naitala naman ang 123 na mga gumaling sa pandemya na karamihan ay taga-probinsya ng Cotabato, General Santos City, para umabot naman sa 8,418 o 76.57% ang total recoveries. COVID-19 update. COVID-19 update. Ayon sa regional COVID-19 tracker ng Department of Health 12, isa naman ang naitalang namatay, kaya't nasa 339 na, nasa 3.8% ng COVID-19 related deaths. COVID-19 update. COVID-19 update. Halos 400 naman ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Cotabato matapos nadagdagan ng 51 bagong kaso kagabi ayon kay Cotabato Provincial Interagency Task Force on COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Maluan. 51 bagong kaso
Labing isa dito ay taga Carmen, tigpito ang Matalam, Makilala at Mlang. Lima naman ang taga Kabakan, tigtatlo ang Alameda at Alihosan, tigdalawa ang Quirapan City, Libungan at Tulunan, at isa naman ang sa Bayan ng Arakan. Sa ngayon ay nasa 390 na ang aktibong kaso matapos na itala ang 44 na mga gumaling sa virus, kung saan 20 dito ay taga Carmen, 9 ang taga Antipas, 5 mula sa Mlang, 4 ang taga Kabakan, 3 ang taga Midsayap, 2 ang taga Arakan at 1 mula sa Aliosan. COVID-19 update. COVID-19 update. Nagpapatuloy ngayon ang focus sa containment sa 7 pamilya sa sityo Sayaban, Barangay Ilumabis dito sa Quidapawan City. Ayon kay Salmer Bernalte, CDRRMO officer, patuloy ang kanilang pagbabantay at pagkakaloob ng ayuda sa mga pamilyang isinailalim sa focus containment matapos sa nagpositibo ang ilan sa mga miyembro nito na kasalukuyan ng nasa isolation facilities. Hanggang Hunyo 7 ang naturang pagsasailalim sa focus containment. Dalawang mga lugar naman sa lungsod ang balik normal na pamumuhay ng mga ito mula sa isang purok sa may barangay Amas at ganoon din sa Lapu-Lapu Street dito sa lungsod. Umana sa Amas, Loy. Umana po ng sa Lapu-Lapu Street. Ongoing na lang sa MacArthur Street. O nagsugod po kini sa may sityo sa Yagan. Isa pang taga Quirapan City ang namatay dahil sa COVID-19. Ang biktimang si patient 9,957 years old na babae ay dumanas ng respiratory failure due to hypoxemia secondary to COVID-19 pneumonia severe. Dahilan dito sumampa na sa 94 ang bilang ng mga namatay sa lalawigan ng Cotabato, kung saan pinakamarami dito ay mga senior citizen na may comorbidity. Ang lalawigan ay pangalawa sa buong South Surgeon Region ang may pinakamarami bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. COVID-19 update. COVID-19 update. Aabot naman sa 7,377 ang nabakunahan na ng mga A1 at A2 sa buong probinsya ng Cotabato. Ito ay 7% pa lamang sa target ng mga bakunahan ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Sa datos inilabas ni IPHO o Integrated Provincial Health Office Chief Dr. Eva Rabaya, nasa 91,987 ang kanilang target na mabibigyan ng bakuna. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy naman ang ginagawang vaccination para sa A3 o yung mga mayroong comorbidity na mga residente ng probinsya. Sa buong South Surgeon Region, nagpapatuloy din ang ginagawang vaccination. Ayon naman kay Arjan Gangoso, spokesperson ng DOH-12. Based sa updates natin for COVID-19 vaccination coverage as of May 26, 6 p.m. for Region 12, meron na po tayong for A1, no? Meron tayong a total of 51,721 individuals na bakunahan ng first dose. So for our A2 or yung ating mga senior citizen, meron na tayong a total of 30,841 individuals na nabakunahan ng first dose. And for our A3 or yung ating 18 to 59 years old na merong mga comorbidities, for Region 12, meron na tayong a total of 6,146 individuals na nabakunahan din po ng first dose natin. Mm-hmm. So kung mapansin po natin, no, ito po yung mga... Sa iba pang balita, naaresto ang isang dating konsehal ng Tulunan, Cotabato na may kasong murder. Si dating Municipal Councilor Reynaldo Yata Jr., 60 anyos ng La Esperanza, Tulunan, Cotabato ay inaresto ng mga pulisya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Nabatid na si Yata ang itinuturong pangunahing suspect noon sa pagpatay kay Charivic de la Cruz, 33 anyos, na taga-poblasyon Tulunan. Pinaniniwala ang
hinahasa muna bago pinatay ang biktima. Alas 2 ng hapon noong Oktubre 19 ng nakaraang taon, habang mag-isa lang ito sa kanyang bahay. Matatandaang naging brutal ang kamatayan ang sinapit ng ginang matapos magdamo ng maraming saksak ng kutsilyo sa kanyang ulo dahilan ng kanyang kamatayan. Alas 7:12 ng oras, samantala. Itong kasapi ng pulang bagani kumaan ng Communist Party of the Philippines sa New People's Army CPP-NPA ang nadakip ng militar at walong iba pa ang sumuko matapos ang naganap na dalawang araw na bakbakan noong nakalipas na linggo sa Barangay New Israel at Barangay Biangan sa Makilala, Cotabato. Kinilala ni 39th IB Philippine Army Commander Colonel Geoffrey Carandang ang mga nadakip na sina Fatbon na kabating Besa Jr., Ronilin Buyog Lucin, Rosana Saylon Moreno, Rolando Bebota Panday, Merlita Cayog, Alejandro Ferolino, Vicente Orio Padilla na pawang mga opisyal ng kanilang samahan. Sumuko naman sina Milanyo Centino Galo Sr., ang anak nitong si Milanyo Galo Jr., Jade Antipuesto Cruda, Francilisa Antipuesto Cruda, Leonario Campo, Jason Manay Kabaling, Ladihe Abinya Mangalaw, Angelica Yambanaw at Nelboy Lucin. Sa naganap na presscon kahapon sa headquarter ng 39th IB Philippine Army sa bayan ng Makilala, Cotabato, iniharap sa media ang 6 sa 8 mga sumuko. Una nating apprehend yung 4 po na CTGs, sila Aka Maros, Aka Kid, Aka Yumi at saka si Aka Ninya. So yung follow-on operations, ang nangyari po doon is meron po tayong dalawang surrender after nung encounter, after nung pagkahuli sa kanila, si Aka Lucin at saka si Aka Jojo po. Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ni 10th ID Philippine Army Commander Major General Ernesto Torres sa mga sumukong mga rebelde na nakahandang pamalaan na sila'y pagkalooban ng magandang buhay, agarang tulong pinansyal, tamang edukasyon, tulong pangkabuhayan. Samantala, pinabot naman ni Governor Nancy Catamco ang kanyang pasasalamat sa militar na nakabase sa probinsya dahil sa kanilang patuloy na pagsusumikap na makamit ang matagal nang minimiting kapayapaan at matuldukan ang insurhensiya sa buong probinsya. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kini karon. Kalamay ba lang sa kuya ba na admit kay na pulmonya, tapos rinda ko. Pero kaya pong balik doktor, so di kuan na lang ginahaplasan. Sa inong ba dato yung capsule ba daw nga Yaki? So to na mag-ubo man siya pero di ko na yun na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Hey, maayo pa si Gwen. Nakatulog na kalawin. Apay na kong bay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Okira 5-in-1 Coffee. Tanawan no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimay mo din sa Okira 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika.
Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brago niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Alas 7:17 ang oras. Mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental, ihatid ni Jeline Seven. Sinimulan ng ibenta sa merkado ang pinakihihintay na tatak Mati City Davao Oriental ng manok na kilala bilang Mati's Choice mula sa isang pribadong chicken dressing plant, Kamakalawa. Ang Mati's Choice Chicken ay nasa halagang 160 pesos kada kilo at mababa ito kung ikukumpara sa ibang nakasanayan at import ng mga manok. Ayon sa chairman ng Committee on Agriculture sa Mati's City, Councilor Eric Rabat, malaking tulong ang nasabi mga manok sa mga residente sa Mati's City at buong Davao Oriental na makakabili ng mas mababang presyo sa panahon ngayon ng pandemya na karamihan hirap sa pang-araw-araw na pangangailangan. Anya, mas maayos din ito dahil sariwa pa ang mga manok na ginagawa mismo ng Mati Farmers. Dagdag pa ng konsihal, limitado pa lamang ang supply ngayon ng Mati's Choice Chicken na sa ngayon isang beses lamang sa isang linggo magiging available sa mga palengke ang mga manok at nasa dalawa lamang bawat konsumante ang makakabili nito dahil mayroon lamang silang 1,500 bags ng Mati's Choice Chicken na supply bawat linggo. Ang nasabing kakulangan pa ng supply ngayon ay dahil sa patuloy pa ang konstruksyon ng nasabing planta. Ang Mati's Choice Chicken ay isang inisyatibo ng isang pribadong sektor sa tulong ng Farmers Choice Agri-Trading at pakikipag-ungayan ng local government unit ng Mati's City, Davao Oriental pang mas makaunlad ang nasabing proyekto. Sa mga narating na araw, mas madadagdagan pa umano ang supply ng manok sa merkado kapag fully operational na ang nasabing planta at isa ito sa maipagmamalaki ng Mati's City at Davao Oriental sa buong Mindanao. Sa ibang balita, record-breaking kung maituturing ang nangyaring vaccination rollout sa mga A to priority list o senior citizen sa bayan ng Caraga Davao Oriental dahil umabot sa 430 na mga seniors ang nabakunahan sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa impormasyon, ito ang pinakamataas na datos sa mga nagpapabakuna sa loob ng isang araw sa buong Davao Oriental. Ayon sa Baganda Incident Management Team, ang nasabing datos ay resulta ng mga sakripisyo at hirap ng mga frontliners sa pagpapaintindi ng kahalagahan ng bakuna sa lahat. At ito din ang pagpapakita ng maayos na kooperasyon na ibinigay ng mga residente sa mga programa na ibinigay ng gobyerno, lalong-lalo na sa usapin ng bakuna. Sa ngayon, umabot na sa 1,424 ng mga residente mula sa bayan ng Baganda ang nabakunahan ng mga A1 o medical and non-medical frontliners, A2 mga senior citizens o A3 o non-senior with comorbidities diseases. Sa bayan ng Caraga at iba pang bayan sa Davao Oriental, patuloy pa ang ginagawang vaccination rollout para sa A2 at A3 na mga priority list. Samantala, isinailalim sa total lockdown ang isla ng Pu, Barangay Kinablangan sa bayan pa rin ng Baganga, Davao Oriental simula kahapon. Ito sa ilalim ng inilabas na executive order ng ilagdaan ni Baganga Mayor Arturo Munday. Ayon dito, isinailalim ang Pu, Kinablangan sa state of total lockdown sa loob ng 7 hanggang 14 na araw kasama ang Purok, Bulalo, Lima-Lima at Starfish. Inirekomenda ng Municipal Interagency Task Force ng Baganga ang temporary lockdown dulot ng 3 kumpirmadong kaso ng COVID-19 at para sa ginagawang contact tracing sa 96 ng mga residente sa Purok, Lawis at po sa Kinablangan sa nasabing bayan. Sa ilalim ng lockdown, nasa stay-at-home order ang lahat ng mga residente at bawal silang lumabas maliban lamang sa mga essential at emergency purposes tulad ng Municipal COVID-19 Task Force, mga barangay officials, Philippine National Police, at iba pang mga essential na pangangailangan sa loob ng bayan. Kaya paalala sa mga residente at sa mga turista ang papasok sa isla, pansamantala munang isasara upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa nasabing lugar. Mula dito sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental, Pinis 12, Jeline Siban, magandang umaga.
alas 7:21 ang oras. Dagdag na balita, balita mula sa Coronadal City sa South Cotabato. Patay ang 4-taong gulang na bata habang nakaligtas naman ang 2-taong gulang na kapatid nito matapos nalunod sa Tapland River sa Barangay Tapland kahapon ng umaga. Ayon sa tiyahin ng biktimang si Marisa, naglalaba lamang umano siya at naliligo ang kanyang mga anak kasama ang mga pamangkin na sina Loyloy at Inday sa ilog. Iniwan umano ang magkapatid sa kanya ng mga magulang nito dahil nag-ani ang mga ito ng kamuting kahoy. Matapos ang paglalaba, agad umano nitong hinanap ang dalawa ngunit hindi na niya ito makita dahil upang humingi na ng tulong sa mga kapitbahay. Sa paghanap, nakita ang 5-taong gulang na bata na lumulutang na sa ilog. Kasama naman ang kanyang nakababatang kapatid. Paghinagpis naman ang sinapit ngayon ng mga magulang ng nasabing mga biktima. Agad pang isinugod ang dalawa sa South Cotabato Provincial Hospital subalit idiniklarang dead on arrival si Loyloy. At patuloy namang nagpapagaling ngayon si Inday sa paggamutan. At sa Davao City na sa mahigit 138,500 na ang nabakunahan ng Department of Health 11 sa buong rehiyon ng COVID-19 vaccine na sinimulan noong buwan ng Marso hanggang kahapon. Base sa datos ng ahensya, 241,856 ang alokasyon sa first dose at 129,865 ang alokasyon para sa second dose. Nabatid, aabot sa 98,257 na nasa A1 priority group ang nabakunahan. 40,059 naman ang nasa A2 o mga senior citizen. Sa mga nabakunahan, 2,340 ang naitalang nakaranas ng minor adverse event. 21 dito ang nakaranas naman ng serious side effect sa bakuna. Kaugnay nito, inudyukan ni DOH 11 Regional Director Annabel Yumang ang publiko na ipaalam sa mga vaccinator habang sumasa ilalim sa screening ng mga nasa priority list kung meron silang allergy sa bakuna o mga pagkain upang agad na mapaghandaan. At balita mula naman sa General Santos City, mga maliliit mga negosyante ang labis na napiktuhan matapos sa ipatupad doon ang mga alituntunin ng General Community Quarantine sa lungsod. Ayon sa mga maliliit mga negosyante, nahirapan sila sa kasalukuyan lalo pat may mga pagkakautang pang sa ang ilan sa kanila. Kahit na pinaintulutan ang essential industry na magbukas ng negosyo sa ilalim ng GCQ, apektado rin sila dahil hirap namang makalabas ang mga ordinaryong mga mamamayan. Gayunman, umaasa pa rin ang mga ito na magtatagumpay ang pakikibakan ng gobyerno laban sa COVID-19 upang makabalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa Pagadian City, aabot sa kalahating milyong piso na halaga ng illegal na droga ang nahasabat ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa loob ng Zamboanga del Sur Provincial Jail. Tinatayang nasa 80 grams ng hininalang shabu na may street value na 544,000 pesos ang nakuha mula sa isang detainee na kinilalang si Danilo Bulat o Martino alias Panoy. Maliban dito, nakuha rin sa suspect ang nasa 5 iba't ibang uri ng cellphones, tablet, 8 SIM cards, isang battery-operated weighing scale at marami pang iba. Si Martino ay miyembro umano ng isang criminal group na nakabase sa Uzami City. Nabatid sa ikinasaan ng PDEA at PNP ang naturang operasyon kasunod ng kanilang isinagawang buy-bust operation sa syudad noong nakaraang araw. Alas 7:25 ng oras sa mga balitang pambansa. Ipinag-utos na ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit na pabilisin ang pagbabakuna sa mga Filipino sa pamamagitan naman ng mas pinasimpleng registration process. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na maglalabas din ang ahensya ng memorandum circular para sa tinatawag na fast-tracking inoculation efforts sa online at traditional na pagpaparehistro para sa mga walang access sa internet. Ayon kay Anyo, mas simple ang pagproseso, mas magiging mabilis din ang usad ng pagbabakuna sa ating bansa. Subalit,
Ayaw namang magpabakuna ng karamihan sa mga nasa mahirap na mga komunidad. Ito naman ang ibinanyag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa lingguhang pag-arap ni Pangulong Duterte sa publiko kagabi. Ayon kay Galvez, merong agam-agam ang pagbabakuna ng karamihan sa mga mahihirap kung saan nasa 30% hanggang 40% na mga nasa Class D at E ang ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Gayunman sinabi ni Galvez na nagparehistro naman para mabakunahan ang karamihan sa mga nasa Class ABC ang populasyon ng ating bansa. Kaugnay nito, ipinagmalaki ni Galvez na nabakunahan na kontra COVID-19 ang 90% ng mga healthcare worker sa ating bansa. Fully vaccinated ang mga senior citizen, hindi pa rin dapat payagan na lumabas ng bahay. Dahil sa mga banta pa rin ang mahawa sila ng COVID-19 bunsod ng mababa pang bilang ng nababakunahan. Sinabi niya o sinabi na dapat hintayin muna na mabakunahan ang 70% ng populasyon ng bansa bago pag-usapan ang mga pagluluwag sa restriksyon. Bukod sa maaaring mahawa kahit bakunado na, pwede rin na sila ang makahawa ng iba na hindi pa nabakunahan. Ayon kay Attorney Franklin Quijano, chairperson ng SCSC, maaari umano na ibigay sa kanila ang oras mula sa 8 hanggang alas 8 hanggang alas 10 ng umaga dahil maagang nagigising ang mga senior citizen at hindi makakahalubilo ang ibang age group. Pinag-aaralan na ng Food and Drug Administration o FDA ang maaaring paggamit ng Pfizer vaccine para sa mga batang nasa edad na 12 anyos hanggang 15 anyos. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, nakatanggap kasi sila ng amendment mula sa Pfizer kung saan ipinasasama na ang mga nasa edad 12 hanggang 15 kung nataong gulang sa kanilang emergency use authorization na para sa Pfizer vaccine. Sinabi ni Domingo, pag-aaralan pa ito ng mga eksperto sa bansa kung saan una na rin anyang sinabi na mga eksperto na paborable ang kanilang maaaring naging rekomendasyon dahil sa mga naunang evaluation na kanilang isinagawa. Samantala, tiniyak naman ni Domingo na maglalabas sila ng pahayag ngayong linggo hinggil sa hirit ng Pfizer. Nanganganib namang mapanis ang nasa kalahating milyong bakuna laban sa coronavirus disease COVID-19 sa susunod na buwan, pero ayon sa Department of Health o DOH, ginagawa na nila ng paraan para mapabilis ang pagdating nito sa braso ng mga mamamayan. Ito ang inilahad ni Health Undersecretary Myrna Cabotay sa kakatapos lang na laging handa briefing. Sa lagpas 2 milyong AstraZeneca vaccine sa natanggap ng Pilipinas, mahigit 1 milyon pa lang ang naituturok sa ngayon at nasa 1.5 million sa kabuang doses ang mag-e-expire sa ika 30 ng Hunyo habang nasa 500,000 naman ang mapapanis sa Hulyo. Dahilan para gamitin itong second dose ng mga naturukan na noong Marso. Para maging kumpleto ang proteksyon ibinibigay ng AstraZeneca, kailangan na 2 doses ng nasabing bakuna ang maiturok sa mga mamamayan. Sa balita sa ibayong dagat mula sa bansang Nigeria, marami ang pinaniwalaang nasawi at nawawala sa paglubog ng barko na may lula na 200 pasahero. Karamihan sa mga pasahero ay mga kababaihan at mga bata mula sa Niger at patungo sa ng Kivu. Nailigtas naman ng mga otoridad ang 40 katao na lula ng nasabing bangka habang 5 bangkay naman ang kanilang na-recover. Base sa lumabas na investigasyon ng kapulisan, overloading o maraming sakay ang barko kaya ito nahati sa 2. Balitang pang-ekonomiya, umapila ang House Minority na itigil ang pagtaas ng matrikula ng mga pribadong paaralan sa gitna ng pandemya. Ayon kay Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Fortun, mag-aain ang mga mambabatas na isang resolusyong magdadakda ng moratorium sa pagtataas ng matrikula sa gitna ng krisis. Hinikayat naman ni Fortun na magbaba ng matrikula ang mga pribadong paaralan dahil nabawasan ang mga gastusin nito dahil sa pagsasara ng mga campus nito. Matatandaang nitong nakarang taon, inaprubahan ng Department of Education at DepEd ang tuition hike applications
ng 645 na mga pribadong paaralan sa bansa. Ayon pa sa DepEd, higit 800 na mga private schools ang nakansila ang operasyon ngayong taon. Sa balitang sports, tatlong Pinoy bets ang pasok sa semifinals ng 2021 ESBC Elite Men's and Women's Boxing Championships na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates. Para yung nagtala ng impresibong panalo sina Mark Lester Dorenz at John Milardo Ogaire, habang automatikong umusad naman sa semis si dating world champion Jose Gabuco dahil sa bye. Itinarak ni Dorenz ang first round referee stop contest win laban kay Mansoor Khalifa ng Kuwait na sa men's light flyweight. Habang nakuha naman ni Ogaire ang 5-0 unanimous decision win kay Rokmal Prasana ng Sri Lanka sa men's bantamweight. Sa semis, makakatipan ni Dorenz si Daniel Sabit ng Kazakhstan na umiskor ng 5-0 panalo kay Corneles Kuango Lango ng Indonesia, habang lalarga naman si Ogaire kontra kay top seed Misa Sibik Mirza Halilub ng Uzbekistan na nag-registro naman ng 4-1 panalo kay Muhammad Husam Udin ng India. Para naman sa showbiz update, palaisipan ngayon ng mga netizens kung hiwalay na ba si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo sa nobyo nitong si Neil Salvacion. Kasunod dito na hindi na tila binura ni Neil sa kanyang Instagram ang mga larawan ni Rabia. Marami mga followers ni Neil ang nagtanong sa kanya kung bakit nito binura ang larawan nila ng Ilongga Beauty Queen, subalit hindi ito nakakuha ng kasagutan. May ilang netizens naman ang nagsabi na baka nais lamang ng dalawa na maging pribado ang kanilang relasyon. Bagamat nabura na anya nito, ang mga larawan ay kapwa pa rin sila nakafollow sa Instagram sa isa't isa. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kidapawan City, kasama sina Erwin Madhay at Jeline Seban. Ako naman ay yung Tinig 7, Grace Labagnao Castellano. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.